Welcome ulit sa channel, Max Works and Hobbies. So this time meron tayong gagawin na 737 na Sakura. Actually nagawa ko ito dati sa isang video ko. So complain ulit ng may-ari, okay naman yung isang channel tumutunog. Pero yung isang channel basag, no, distorted yung audio. So dito na tayo sa pinaka reason kung bakit distorted siya. Ang pinakasekreto dyan, no, plug muna natin sa bulb na 100 watts, no, naka-series. Okay naman yung relay, nagko-close, no, para sa kanyang muting. Ibig sabihin, pag nagko-close ang relay, may audio, may tunog, ibig sabihin, okay yung power, yung output, no. Kasi kung may sira ang power output, shorted, hindi magko-close ang relay. So, indication na maliit lang sira nito. Yun nga lang, mahirap hanapin kung minsan pag di mo kabisado. So, ang pinaka-sekreto nito, susukatin natin ang DC offset. Yung voltahe na inilalabas ng output. So, dito tayo sa ground DC, no? Ayan, oh, yung 0.3 45, no? Yung 0.3 45 volts. Yan yung channel na basag ang output. Yung isang channel, 0.001 or 0.002, yan yung okay. Yan. So, magko-close talaga, kung ganito kababa ang DC offset, magko-close talaga ang relay. Tutunog siya, yun nga lang basag. So, hahanapin natin ngayon kung bakit 0.3 ang DC offset. So sa mga ganitong amplifier, no, kadalasan sa experience natin, ang kadalasang nasisira dito yung kanyang bias transistor, no. Sa 737 ginagamitan ito ng ano, C2690A, no. Yan yung maliit na transistor. Parang ano siya, parang D140 ang package, no, na nakadikit sa heatsink. Ang isang channel, sukatin natin, okay. Ayan, normal, base. Using our trusty yellow tester. Yung kabila, tingnan nyo, ayan, may shorted yung base collector. Na pin, no? Ayan, no? So sa mga baguhan, yan yung transistor na maliit na nakadikit sa heatsink, no, pag 737. Ayan. So tinanggal ko na siya para mabilis ang video natin. Ito na. Ito yung ipapalit ko, no, C2690A. Yan yung ipapalit ko kasi shorted yung isa. Okay, ito. Ang base nito sa kanan, no, from left emitter collector base. Problema ko, ang ipapalit ko may naka-expose ang metal. Sa original, walang metal na naka-expose. So, hindi pwede. Ang metal kasi na naka-expose, yan yung collector pin, no, ng transistor. So, pinaka-solution nito, gagamitan natin ang plastic bushing or spacer. Ayan, meron tayo. Ito yon. Ginagamit ito sa mga germanium type, no, yung parang yung packaging ng ano, 2N355. Ginagamit sa mga booster, no, yung MJ2955. Ayan. Yung spacer na yan. Yan, kadalasan yan ang ginagamit, no. So, yung sa pyesa nga pala sa di familiar, yung may naka-indicate na number ng transistor na ito, doon nakaharap sa heatsink, no. So, yung naka-indicate na number ng pyesa,
yun ang didikit sa heatsink, no? Baka madito tayo at bumaliktad. So kadalasan kasi yung kung saan nakasulat yung number ng pyesa, nakatalikod siya sa heatsink, no? Pero dito sa design nila sa 737, yung nakasulat, naka-indicate na number ng pyesa, yun ang nakadikit sa heatsink. So i-screw na natin. So tandaan, gamitan natin ang silicone compound, no, para mas mabilis mag-transfer yung init ng transistor sa heatsink. Okay na, tapos na. Magiging okay na ba? So hindi pa, no, pagkatapos ma-test yung 0.3 kanina na reading naging 0.2. So distorted pa rin ang output pag ganyan. So nag-check tayo dito ng baka may iba pang problema. Meron tayong nakitang open na transistor, ito 'yon. NPN, no, C2383. Open siya. Sa the same section pa rin, no, syempre. Kasi yung isang section okay naman eh, stable. So naghanap tayo ng transistor na 'yon. Si NPN pa rin, no. C2383. Check na natin sa ating trusty yellow analog multimeter. Ang base nito nasa kanan pa rin. Gitna, collector, emitter, kaliwa. Ay, open, oh. Walang palo. So, palitan na natin. I-compare natin sa ating ipapalit na pull out din, pero magandang klase. Dikita sa camera. Ayan. Check natin. And okay to. Sigit lang, parang nagluloko ang tester natin. Ito bis okay. Nagluloko ko ang tester ah. Kasi yung times 1 dapat walang ano eh, walang reading sa pag ilalapat natin sa ating kamay. Luma na nga ang tester na ito. Okay. Balik na natin, no? Parang ayaw pa maki... ayaw pa makisama. Okay, pagkatapos mapalitan yung dalawang transistor, no, yung isa shorted yung collector base para sa bias, no, C2690A, tapos yung isa pa open, C2383. Perfect. Check na natin yung DC offset nya ng speaker out. Ayun, okay na. Nawala na yung 0.3, no, parehas na sa kabilang channel, 0.03, 0.02. Ayan, magiging okay na ang audio nito, no, quality ng output. Yun, solve na. So okay na yung DC offset ng output. Pinutol ko na yung audio, no? Baka kasi ma-demonetize. Copyright issue, no? So, pero sa tester, kita naman eh, no? Naka-off ang volume.
merong load, no, may speaker. Yung isa 4 ohms ang gamit ko, yung isa 6 ohms. Kaya tingnan niyo, medyo may pagkaiba yung ano DC niya, no, pag may load na. Okay na 'to.